if letting your yes no is not being defeated by last year's failures. Paano? Pag sinabi natin let your yes no, you should not allow yourself or you should not let yourself being defeated of last year's failures. Yes! Marami tayong mga failures ng nakaraang taon. Tama? Aminin natin at hindi, marami tayong mga failures. When we say failures, yung mga kamalian natin o yung mga let's say, yung mga kahinaan natin, marami tayong mga mali, naging mistake, naging, let's say, kakulangan noong nakaraang taon. Pero, ang hamon sa atin ng unang puntos, do not be defeated by last year's failures. Kung ano man yung mga nakaraan mo noong 2021 na mga failures mo, ito ang sabi ng Biblia sa iyo. Romans chapter 8 verse 37, sabi niya, 9, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Do we? Are we? Tayo po ba ay more than conquerors? Amen. Amen. Pag tayo po ba ay matagumpay? Amen. Bakit natin masasabing tayo matagumpay? Dahil nga po, 2,000 years ago, natatagumpayan ng Diyos ang lahat-lahat. And it so happened that you are one in Him. Kayo po ay isa. Tinanggap mo, Panginoon, naging kaisa kayo. Kaya naman, kung ano yung achievement niya sa cross, yun ay achievement mo rin. We are more than conquerors. We have conquered everything dahil sa kinan ang ating Diyos na pagtagumpayan niya ang lahat-lahat. Hinapos na niya, ginanap na niya ang kautusan. Don't be bound by the law. It's time for you to move on. Mukong saan? Mag-mukon ka doon sa grace of God. And what is all about the grace of God? It is about Jesus Christ in His magnificent love. Pag-ibig niya sa'yo. Bakit na siya sa iniibig? Yes, iniibig ka niya dahil namatay siya mismo sa cross Calvary para magkaroon ka ng kapangyarihan na mailigtas kung ikaw ay tumanggap sa Kanya. Amen? Pero kung hindi siya mamamatay, paano mo mailigtas ng sarili mo? No, hindi mo kaya. But thank God, Jesus Christ is indeed the embodiment of grace. Siya talaga ang biyaya. Siya talaga ang kagandahang loob. Dahil kung wala siya, paano na tayo? Amen? Hallelujah. So, again, sabi pa sa Philippians chapter 3, sabi niya, Philippians chapter 3, verse 13, forgetting those things which are behind, in reaching for unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kalimutan daw natin kung ano yung nasa likod. Hindi ibig sabihin na lang yung mga magagandang bagay ay kalimutan natin. Pero ang ibig sabihin kung ano man yung mga failures mo, kung ano man yung mga sadness mo, yung mga na-experience mong pangit before this 2020 and last 2021, it's time for you to forget and move on and reach out and to continue. While you are believing, I do believe you are continuing. Amen? Amen. Walang tao hindi naniniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo na hindi nagpapatuloy. Katalagang nangarampalataya, nakitiyak ko, magpapatuloy ka. Yes, kung minsan nadadapa ka. Yes, kung minsan tumitigil ka sa piling mo, pakiramdam mo, papakiramdam mo lang yun. Ang katotohanan, iniibig ka ng Diyos, gagawa sa ng parang para magpatuloy ka. And here you are today. Amen. It's all about the grace of God. Grabe. Kung sa paraan natin talagang hindi natin, baka matigil tayo sa pagiging isang Kristiyano sa tamang na pala tayo. Pero dahil hindi sa kaparaanan natin, it's not about our effort, it's not about what we could do, but it's all about Jesus. It's all about His grace. So again, let me tell you,
do not be defeated by last year's failure. Huwag kayong patatalo sa kung anong nakaraan ninyong mali. Mga kamalian ninyo, huwag kayong patatalo. You are more than conqueror, you are victorious. It's time for you to move on. Move on sa inyong spiritual na pamumuhay. Another point here is not bogging down in last year's delays. Do not be bogged down. Or huwag kang manatili or huwag kang madidismaya doon sa mga delays. Kung meron mga delays nung nakaraang taon, this is the Bible said. For I know the plans I have for you, says the Lord, not to harm you, but to prosper you. Sometimes our plans are failures. No, most of our plans, rather, most of our plans are failures. Ganito ang gawin ko. Ganito ang gawin ko na. Okay, gawin ko na. Pero kadalasan, nagkakamali. Dihira yung tama. Pero kung tama, halimbawa man tumama ka doon sa plano mo, okay, na-fulfill mo yung plano mo, pero yung enjoyment, maiksi. Pero yung enjoyment ng fulfillment ng plano na kumula sa Diyos, is talaga, hindi. Punong-puno ng kagalakan. So let us just trust the plan of the Lord while we are doing our endeavor, yung pagpapakal natin, sige, magkaroon tayo ng indulgence sa ating sarili sa pag-worship, pag-ministry sa ating Panginoon, and let me tell you this one, yung plano ng Panginoon Jesucristo ang mas gaganap, magaganap, mangyayari sa buhay mo. Keep yourself busy in serving the Lord. Yes, you have plans, but while you are waiting for your plan, for the fulfillment of your plan of your pangarap, keep serving the Lord. And again, point number 3, not resting on last year's victories. Ano ba yun? Not resting on last year's victories. Ano ba yun? Na para bang noong nakaraang taon, okay, there are victories that you've suffered or that you've experienced, encountered. Maraming mga kapatagumpayan noong nakaraang taon, okay na yon, tama na yon. Okay na. No. Point number 3 says, huwag kang manatili, huwag kang magpahinga doon sa kung ano man nararamdaman mo. Instead, continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus, the Messiah. Glory belongs to Him both now and all that eternal day. Amen, sabi pa niya. Continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus. And knowledge of our Lord and Savior Jesus. Continue to grace. Last year, kung kailan tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, there is grace in there. Merong biyaya. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, continue to grow in grace. Through the knowledge or to continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, search, keep on searching the fruit or the finished work of Jesus Christ. Whatever gift you have, use it for His glory. Amen? Kung anong taglay mo, meron kang taglay, Lumago ka. Huwag kang manatili. Okay, tama na yun. Napagsilbihan ko yung nakarang panahon. Okay na. Nag-president, naging leader na ako. Naging music team na ako. Okay na yun. Okay na. Solved na. No. Continue serving the Lord. Amen? Natinanggap ko naman ang Panginoon sa Kristo. Makikita lang din naman tayo sa langit. Yes, makikita tayo sa langit. Pero ang tanong, gano'ng malaki ang bahay mo sa langit? Ang hamon ko lang po sa atin dahil sa bawat endeavor, sa bawat your labor is not in vain. Sa bawat pagpapagal mo, sa bawat ginagawa mo sa mundong ibabaw, paniligyan mo bilang isang Kristiyano, if you are young people at ng ginawa mo yung paraan mo para mapagsilba ng Panginoon, anumang kaparaanan, siya yung motibo, siya yung dila, hindi ikaw.
Let me tell you this one. Grabe ang iyong reward sa langit. Hallelujah. Grabe ang iyong reward. Your salvation, given na yun, ligtas ka na. Pero ang tanong, gaano kalaki ang reward mo? Pagdating ng Judgment Day is not for us to be judged. Jesus Christ was already judged 2,000 years ago. Amen? Hindi ibig sabihin na, okay, maniwala nun na may judge ka dahil sa Judgment Day or the final judgment ay i-judge ka, merong flat screen, malaking screen, flat screen, may electricity pala sa langit, na ipapakita lahat ang mga nakaraan nyo, okay, maniwala doon. Okay, maniwala. Pakita nung mga nakasala ka, ipakita nung mga mali mo, ipakita na lahat nung okay, maniwala doon. Paano puhusgahan ka ulit? Samantalang si Jesus Cristo, 2,000 years ago, ay nahusgahan na nga para sa'yo. That is double jeopardy sa law. Double jeopardy means meron nang sumagrat, meron nang naka-receive ng parusa ng kasalanan, paano paparusahan ulit yung tao? Meron nang naparusahan. At yan ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil naparusahan na siya, na-receive na lahat ng mga bagay-bagay, ikaw ay hindi na napaparusahan. Hindi ka na ma-judge. Ibig sabihin, dahil sa kanya na pala tayo, wala nang dadaan ng obstacle sa langit. Wala nang obstacle doon. Wala nang pahirapan sa langit. Dito pa lamang nag-decide ka, natanggapin ang Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, sigurado mo, nasa langit ka na. Makakapiling mo na ang Panginoon sa Kristo. Pero yun, sa hindi ba sa ngayon, hindi ka nag-apura, nag-ibiyako. Amen? Hallelujah. I love the word of God. Nahilap ako sa kasiguraduhan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen? Nahilap ako sa Panginoon? Yes, I believe. Dahil sigurado ka sa kaligtasan mo, hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil kay Kristo. At dahil tapat siya, he is faithful of his word. He said, continue to grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Knowledge of the Lord. How to have knowledge in the Lord? Listening to his word. Listen. Listen. Keep on listening. Keep on reading. Keep on worshiping. Meditating the word of God. Amen? Another point. A last point, brother. Let's determine by the grace of God to move on to better and greater things of His glory or to continue in grace. Kanina, parang ganun lang din sa sarabi ko sa last po, sa kanina. We need to continue or to grow in grace. Sabi niya, continue to grow in grace. Ito na, yung pinakapinali niya. Yes, indeed, kailangan natin maging lumago sa biyaya. Lumago tayo sa biyaya sa panong paraan? Marami. Maraming kaparaanan. Pero isa lang ang alam kong kaparaanan, yung kaparaanan niya, hindi yung kaparaanan natin. And we just allow ourselves to be His vessel, to be His instrument. Ang sabi niya, 1 Corinthians 15:58, sabi niya, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Take a look at this. Your labor is not in vain in the Lord. Be steadfast. Kapag pawala-wala ka sa sirkulasyon, be steadfast mo yun? Pagpahina-hina ka sa paninilbihan mo sa Panginoon, be steadfast mo yun? No. Be steadfast meaning serve the Lord. With all your might. With any ways. Napapanahon pa nga, sabi ni Apostol Pablo, napapanahon man, hindi napapanahon pagsilbihan mo ang Panginoon. Again, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Huwag pahina-hina. Unmovable. Huwag kang niyong malamas na nalimatinag. Always iba abounding in the work of the Lord. Ibig sabihin, alam niyo, ang isang taong pahina-hina kapag hindi ka talaga nagsimba at kapag hindi ka talaga nanilbihan sa Panginoon, talagang darating ang panahon, hihina ka. Kapag nanilbihan ka sa Panginoon, nag-share ka ng Word of God, hindi lamang po sa pagtatayo dito.
Yung pagpunta mo lang dito sa simbahan, pakikinig mo, at wala na, nakikinig ka, alam mo, napapalakas ka. But if you, and if you continue doing it, continue listening or hearing the word of God, what will happen to you? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Ibig sabihin, umiigting ang pananampalataya mo. Hindi mo na mamalayan, lumalakas ka. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang 2021 ay medyo mahina, panahon na sa 2022, lalakas ka. Be steadfast, immovable. Sabi niya sa Philippians 1:6, be confident. Be confident. Magkaroon ka ng katatagan at yung bang confident ka. Ano sa Tagalog yun? Yung bang panatag ka na itong 2022. Amen? Yes. 2022 ay naroon. Andun ang promotion, exaltation, breakthrough. Amen? Okay, hallelujah. Why? Paano na sasabihin nun? How can you say to yourself that you are confident enough? This is the Bible said. That he which hath began a good work in you, you will perform it. In you will perform it. He will perform it, rather. He will perform it until the day of Jesus Christ. Kung paanong ginaumpisahan niya ang magandang, mabuting bagay sa iyo, ano yung mabuting bagay? Nakilala mo siya bilang Lord and Savior. Kung paano mo nakilala ang Panginoon Jesus Kristo, kung paano inumpisan niya ang kabutihan iyon, ang biyayang iyon, ay kanyang kukumplutuhin. Sa pagdating natin Panginoon Jesus Kristo. And I believe this 2022, hindi man siya darating man, o darating man siya, I'll let me tell you this one, kung ano naumpisan niya, kukumplutuhin niya. Ibig sabihin, kung inumpisan niya ang pagiging isang mahalap na Kristiyano sa buhay mo this 2022, lalo kang makuumalab. Palakpakan natin ang Panginoon sa Kristo. Magandang panalo po pa sa Panginoon.